Ito ang mapa ng Cavite, isang probinsya sa rehiyon ng Calabarzon, kung saan matatagpuan ang timog na bahagi ng Manila Bay, katabi ang mga probinsya ng Laguna at Batangas, katabi rin ang NCR sa Hilaga, at may mga baybayin at islang nakaharap sa Bataan. Kilala rin bilang ikalawa sa mga probinsya na may pinakamataas na populasyon, kasunod ng Cebu. Dahil isa ito sa mga probinsya kung saan nagsimula ang pag-aaklas noong panahon ng mga Espanyol, kinilala rin ito bilang the cradle of the Philippine Revolution. Cavite at ang kasaysayan nito, sabay-sabay nating alamin. Nagsimula ang lahat noong pre-colonial era, o ang panahon na hindi pa tayo kolonya ng Espanya. Sa panahong ito, ang mga baybayin ng probinsya ay naging isa sa mga naging sentro ng kalakalan sa mga Chino na mga naninirahan dito. Kung pagbabasehan ang mga sinasabi ng mga alamat ng pinagmulan ng lugar, masasabing ang mga unang naninirahan dito ay galing pa sa Sulu o Borneo. Pagdating ng 16 na siglo, dumating na ang mga Espanyol sa bansa at mas naging aktibo ang kalakalan sa rehiyong ito. Sa malalim nitong mga tubig, nakakita ng potensyal ang mga Espanyol na gawin itong isa sa mga pinakaimportanteng daungan ng mga kalakal na kalaunay tinawag na Manila-Acapulco Galleon Trade. Noong 1571, itinatag ng mga mananakop na Espanyol ang lungsod ng Cavite at pinatatag ang proteksyon at sandatahan sa lugar bilang unang linya ng depensa ng lungsod ng Maynila. Nagtayo ang mga Espanyol ng mga bahay, simbahan at mga daungan. Nakikipagkalakalan pa rin ng mga porselana, sutla at iba pa. Sa pagitan ng mga taong 1609 hanggang 1616, itinayo ng mga Espanyol sa kanlurang bahagi ng baybayin ng Cavite ang Fort San Felipe, isang pader na ginamit ng mga Espanyol bilang depensa. Sa mga sulok na bahagi ng pader, matatagpuan ang mga tinatawag na bastion at mayroon din itong mahigit kumulang 20 kanyon na nakaharap sa baybayin. Noong 1614, ipananukala ng pamahalang Espanyol ang pagkuha ng pangalan ng lungsod ng Cavite upang ilapat ito bilang opisyal na pangalan ng buong probinsya. Noong 1754, nakuha ng probinsya ng Cavite ang teritoryo ng Maragondon mula sa Mariveles, nang kasabay ding itatag ang bagong probinsya ng Bataan mula sa hinating probinsya ng Pampanga. Dahil sa kahalagahan ito sa sandatahan, makailang ulit itong inatake ng maraming dayuhan, katulad na lamang noong 1647 noong inatake ito ng mga Dutch at noong 1672 noong inatake at saka kinuha ito ng mga Briton, ngunit muling naibalik sa Espanya matapos lamang ang 2 taon. Noong 1896, sa pagsiklab ng Revolusyon, sunod-sunod na madudugong digmaan ang nasaksihan ng Cavite. Sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo at sa organisado nitong pamumuno sa Revolusyon, napalaya ng mga Caviteño ang kanilang probinsya sa huling laban sa digmaan sa Alapan. At noong 12 ng Hunyo, taong 1898, opisyal na idineklara ni Aguinaldo ang unang republika ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Noon namang 2 digmaang pandaigdig o World War II sa pagbagsak ng Bataan at ng Isla ng Corregidor noong May 1942. Inokupa ng mga Hapon ang Cavite at nagtalaga ng mga depensa sa bawat bayang saklaw nito. Matapos makaligtas mula sa Bataan Death March, sinimulang mag-organisa ni Colonel Mariano Castañeda ng sekretong pwersang gerila sa probinsya. Noong 31 ng Enero taong 1945, matagumpay na naitaboy ng pinagsamang pwersa ng mga Amerikano at Pilipino sa Cavite ang mga Hapong umuukupa sa probinsya. Nagtulak ang kilos na ito upang maging matagumpay ang mga sumunod na labanan na naganap sa Manila. Pagkatapos ng 2 digmaang pandaigdig noong 1945, nagsagawa ng mga restoration project sa buong Pilipinas ang pambansang pamahalaan kasabay na sa probinsya ng Cavite. Noong 1954, ginawa at itinatag ang bagong lungsod ng 13 Martires upang maging kabisera ng probinsya. Nilikha ito mula sa mga dating bahagi ng Tansa, Indang, Naik at General Trias. Noong 1979, nilipat ang pagiging kabisera sa Imus. Gayon may itinuring pa rin ang 13 Martires na isang de facto capital ng probinsya. Sa paglipas ng mga sumunod na taon at dekada, nakasabay ang Cavite sa malawakan at mabilis na paglago ng ekonomiya at teknolohiya. Kasabay na rin ang modernisasyon nito, hanggang nalikha sa kasalukuyan ng probinsya ng Cavite na kilala natin sa ngayon. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo aking video ay mag-subscribe ka sa aking channel.
At bisitahin mo na rin ang iba ko pang video sapagkat tiyak na magugustuhan mo rin ang mga ito.